We're back. This time, magluluto tayo ng isang masarap na ulam, ang ginataang hipon na may gulay, o ginataang gulay na hindi tinipid sa hipon. So, kailangan natin, ayan, bawang, minced ginger, onion o shallots, red chilies, siling pampaksiw, syempre, kailangan din natin ang ating hipon, kalabasa, sitaw at gata. Pwede namang fresh gata, pero etong minabibili naman na ano eh, na Coco Mama. Masarap din siya. At kailangan din natin ng konting bagoong isda. Yan, yun lang kailangan natin. So, tara, luto na tayo. Madali lang lutuin to. So, dito sa ating hot wok, lagyan natin ng oil. Ilitin lang natin ang ating oil. Then, mag-isa lang tayo. Sandali lang lutuin ito. Matagal lang dito dahil sa pagpapalambot ng kalabasa. So, kailangan natin ng ginger. Pag-isa rin natin ang ating garlic. Palabas na natin ang aroma, pati ang ating shallots o onion. Dalan natin. So ayan, medyo lumabas ng kanyang aroma. Maglagay tayo ng ating bagong isda. Then, ang ating kalabasa. Then, lagyan natin ng konting tubig muna para maluto lang natin ang ating kalabasa. Siguro mga 5 minutes. 3 to 5 minutes luto na to. Then takpan lang natin. Palambutin muna natin ang ating kalabasa. So after 5 minutes, ayan, tingnan nyo kung kalabasa nyo eh medyo malambot na. Pag natutusok na siya, yan, pwede na yan. Kasi paukulan pa natin ng matagal-tagal to. Bahagyan na lang pala hindi matagal-tagal. Yan. Okay na yan. So lakasan natin ang ating apoy. Ilagayin natin ang ating gata. Yan, pakuluin natin siya ulit. Actually, ihuli natin ang ano, hipon kasi ayoko ng overcook na hipon. Ang hipon kasi madali lang lutuin. So, pakuluin lang natin to. Lagayin natin ang ating sitaw. Ang ating sili para umanghang na siya. Then, pakuluin natin ulit para maluto na yung sitaw at maluto na naman yung ating kalabasa. So, takpan natin ulit. Then, balik tayo after mga 2 minutes. Ayan. Tumukulo na ng 2 minutes. After 2 minutes, ayan, lagyan natin ang konting patis. Pagdami tayo ng patis. Hindi ako gumamit ng asin kasi mas masarap tong patis. So, ayan kumukulo. Lagay na rin natin ang ating hipon. Yan. Nantayan nyo na lang. Kasi ang hipon, pag nagdikit yung buntot tsaka yung ulo ng ganyan, luto na yon. So, huwag nyong antayin na talagang ma-overcook siya. So, bantayin lang natin. Yan o, medyo, kita nyo, malapit na siya sa, ano, malapit na mag-abot yung buntot at ulo. So, ito, medyo naluto na. So, pag medyo ganyan na,
siguro mga 1 minute na lang, 1 minute na lang pwede na itong serve. Huwag nyo i-overcook ang inyong hipon. Dahil masarap yung medyo, yung hindi overcook dahil matamis-tamis. Yan, then lagyan lang natin ng konting pepper. Yan, ready to serve na to. Ay, sili pa pala, lagyan natin ng sili para may konting hotness. Yan, pwede na. Plate na natin. So, ito na ang ating ginataang gulay na hindi tinipig sa hipon o ginataang hipon na may konting gulay. Yan. Madali nang lutuin to, mga 15 minutes, tapos na. Sayang yung sitaw. Enjoy guys and thank you for watching.